Let's take to all po. Good morning naman po sa ating daily devotion. Medyo mahaba-haba po yung message natin ngayon. Kaya pray lang po tayo saglit dahil kailangan po natin ang wisdom mula sa ating Ama na nasa langit. So, ready na po ba? Pray lang po tayo saglit. Father God in heaven, we thank you, Lord, dahil alam po namin, hinihintay niyo po kami every day. And Lord, ngayon pa lang, nagte-thank you na po kami dahil po yung word na message ninyo para sa aming araw na to, ay alam po namin, Panginoon, na papaunawa niyo po sa amin at magbibigay po ito ng encouragement sa aming lahat bilang mga anak ninyo. Kayo po ang manguna, Panginoon, at kayo po ang magsalita. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, ayan. Ready na po ba tayo? Ang title po natin kasi sa araw na to is Faith. Okay. Ano ba talaga yung faith? Ito po ang sinasabi sa Bible. Ang verse po natin ay matatagpuan sa Hebrews chapter 11, verse 1. Sabi niya, "Now faith is being sure of what we hope for and..." Oh, may kasama po yun. Sabi niya, being sure, siguradong sigurado ka sa pag-asa mo. Ano ba yung pag-asa mo? At sabi niya, certain of what we do not see. Pwede yun. Sigurado ka kahit hindi mo nakikita. This is what the ancients were commended for. Kasi daw po, sabi niya, paano yun? Paano ka magkakaroon ng faith sa mga bagay na hindi mo pa nakita? Mga bagay na hindi mo pa talagang napurbahan. Di ba ngayon, ang mga tao sabi, to see is to believe. Ganun po ang mga sinasabi. Kung halimbawa hindi pa nakita, hindi siya pa siya naniniwala. Pero ito po ang tinuturo ng Bible. Ang ating faith daw po is being sure of what we hope for. Yung sigurado ka na yun ang pag-asa mo. At certain of what we do not see. At sigurado ka kahit hindi mo pa yun nakikita. Kwento po dito mula sa angkan nila Adam and Eve, si Cain and Abel. Sabi niya, by faith, sabi niya, ay una pa pala yun. By faith, sabi niya sa verse 3, we understand that the universe was formed at God's command. Pinaniniwalaan niyo po ba yun? Na isang bigkas lang ng Panginoon? So that what is seen was not made out of what was visible. Kumbaga, out of nothing, God can do anything. So yun po yung isang faith na pinapaniwalaan natin bilang mga followers ni Lord. Na si God, ganun siya. Yun yung pag-asa natin, the God who can do something out of nothing. Sa verse 4, sabi pa niya, by faith, si Abel, yung anak ni Adam and Eve, Abel offered God a better sacrifice than Cain did. By faith, he was commended as righteous man. Pero inyo yung pananampalataya natin, pwede tayong sabihin ng Panginoon na righteous ka, tama yung ginagawa mo. When God spoke well of His offering, and by faith, He still speaks even though He is dead. Biruin niyo po yung pananampalataya ni Abel, ganun katindi, na kahit namatay na siya, nagsasalita pa rin yung pananampalataya na sa Panginoon. Ang ganda po nun, no? Yung masasabi ka na, ay yan, mabuting tao yan. At kahit namatay ka na, yung meron kang mabuting na i-offer sa Panginoon, na-please ang Panginoon na kahit mamatay ka, mag-i-speak pa rin yung pananampalataya mo sa iba. Yung masasabi nila, anay, si ano nga, ganito yan eh. So, yun po ang isa sa faith. Ano pa po? Sabi niya, by faith, Enoch was taken from this life so that he did not experience death. He could not be found. Siya po ang kauna-unahang nilalang ng Panginoon na, ano yun? Alam niyo po yun na, ano sa Revelation tawag doon, yung parang na rapture. Yan, yung biglang parang bula na lang na nawala.
Oh, sabi niya, for before he was taken, he was commended as one who pleases God. So kung po, makikita po natin dito ang totoong faith, makikita natin sa how we offer things, how we do things, and how we please the Lord. Alam niyo po yun yung paano pinapangiti ang Panginoon sa buhay mo. Katulad ni Enoch. Oh, sabi niya, for before he was taken, he was commended the one who pleased the Lord. Tapos sabi niya, and without faith, it is impossible to please God. So, ganun po ka-importante yung pananampalataya natin. Yung faith natin, pwede tayong ma-declare as righteous dahil sa faith natin. As we offer and please God na naman sa ating buhay. Pero sinabi niya dito, pag wala tayong pananampalataya sa Kanya, it is very impossible, it is impossible to please God. Because anyone, sabi niya, who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So, ganun po ba tayo yung pananampalataya natin sa Panginoon? Kahit hindi natin siya nakikita, hinahanap pa rin natin siya. Nagsisik pa rin tayo sa Panginoon. Kayo po yun kasi nanonood kayo ng daily devotion. Meron pa po si Noah. Kaysa faith naman daw po ni Noah. When warned about things and that is not yet seen, in holy fear, build an ark to save his family. O yun, faith in obedience. Na sinabi yun ni Lord, kahit hindi pa niya alam ang rain, hindi niya alam ang flood. Basta sinabi ni Lord, faith in obedience yun. Meron po ba tayong ganun? O, yung kay Abel, di ba? Sinabi doon yung so kung paano create ni Lord yung una, how faith in that God is God and He can create anything out of nothing. Pangalawa, yung kay Abel, faith in offering that pleases the Lord. Na pagka naging ganun tayo, our faith still speaks even if we are dead. Faith like Enoch, dahil nag-walk siya with God at siya yung first na na-rapture, sana tayo rin. Faith like Noah, na nag-obey siya kahit hindi niya pa nakikita yung mga bagay-bagay na sinasabi ni Lord sa kanya. At napakarami pa pong iba. Tulad po ni Abraham, sabi niya doon, Abraham, when called to go to a place, he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. O, tingnan nyo po, meron din faith doon yung hindi mo pa alam kung saan ka pupunta, hindi mo alam kung anong gagawin mo, pero sumunod ka na lang. Faith pa rin po yun. At tingnan nyo po ang biyaya ng Panginoon kay Abraham, di ba? O, tsaka yung by faith na sila ni Ma'am Sarah na nagkaroon ng anak kahit na barren sila. Matanda na sila, imposible na. Pero nangyari pa rin. Kaya God is the, yun yung hope natin, yung pag-asa natin na God is the God of impossible things. At narami pa pong ibang mga kwento sa Bible na patungkol sa pananampalataya. Kaya nga po, ngayong araw na to, yun yung sinasabi niya na ganun ba yung pananampalataya natin sa Panginoon? Ganun ba yung hope mo ba talaga nasa Panginoon o nasa pera sa bangko mo o nasa pamilya mo o nasa negosyo mo o nasa trabaho mo? Kaya mga kapatid, sabi nga po dito, ang ganda tong motto na to, faith is daring the soul to go beyond what the eyes can see. Yung faith na nag-o-obey ka na lang kahit di mo alam, dahil alam mo na yung ino-obey mo is the God of impossible things, the God who is in control of everything, the God who created everything out of nothing na kaya niyang gawin lahat.
Saan po ba naka ano yung inyong pananampalataya? So sana po na-encourage tayo na sana maging ganun yung faith natin. Katulad nila Abel, nila Enoch, nila Noah, nila Abraham. Na patuloy po tayo na magiging baliwala na lang yung mga pinagdadaanan natin ngayon kumpara sa pananampalataya na meron tayo. Believing and knowing that one day we will meet our God face to face. Na hindi tayo manghihinayang. At na sana yung bawat gagawin natin, igugol natin sa araw-araw, yung mapiplease natin si Lord. Yung mapapangiti natin siya. So yun po, siguro sabi ni Lord, anak, pangitiin mo naman ako. So yan po. Faith is daring the soul to go beyond what the eyes can see. Believe in God always, kapamilya. He is our good Father. Kaya lang po, pray na po tayo. Lord, maraming salamat po. Patawarin niyo po kami kung napakaliit po ng aming pananampalataya minsan o nangihina po yung aming faith sa inyo. Kung nababaling po sa mga ibang bagay yung pag-asa namin, maalala namin, Panginoon, kung sino ka. Na kayo po yung Diyos na napakabait at tinitignan kami parati, naghahantay sa amin sa araw-araw. Sabi niyo nga po, Lord, di ba, na you do not have because you do not ask. And if you ask, it is from the wrong motives kaya hindi niyo binibigay. Pero Lord, tulungan niyo po kami na to seek you first in our lives. At alam po namin, Lord, that everything will follow. Help us, Lord, to focus on you as our only hope, as our Savior. Tulungan niyo po kami na maging matatag po yung faith namin sa inyo, Lord. That kahit hindi pa namin nakikita, naniniwala na kami, Lord, that you have great plans for everyone, for those who believe in you, who are called according to your purpose. And Lord, pinipray ko po ang lahat ng family ngayon na nakikinig. At para po sa hindi pa nakapakinig, patnubayan niyo po, Panginoon, na ang mensahe ninyo about sa pananampalataya na ito, na meron kami, ma-share po sa iba. And Lord, pinipray ko po ang bawat family nire-represent namin. Help us, Lord, that we will have a strong faith in you. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Good morning po!